Mag-live ba ka, sir? Ayan, naka-live na pala. So let's go to Psalm 68. Psalm 68. Let's look at Psalm 68 as our jumping text para po maiset natin ang ating pong lesson ngayon sa Word of God. Psalm 68. I'd like you to look at verse number 11. This is a common verse, but I'll read this. The Lord gave the word. Who gave the word? It's the Lord. Amen. And great was the company of those that published it. Great, amen, was the company of those that published it. So, isa lang ang nagbigay ng salita at ang Diyos yun. Pero God used, amen, many company. Amen. Companies or group of people or people. Amen. Amen. Na nag-i-publish ang kanyang salita. Whether by preaching, whether by writing, whether by translating, whether by printing. But great is the company of those that publish it. But the owner of the book and the word is just God and no one else. And praise the Lord. The Lord gave the word. Isn't it a wonderful comfort na God gave us His word? God gave us His communication. And mahirap na pwede kang save tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay kung hindi nagbigay ang Panginoon ng salita. But praise the Lord. Amen. We have this book in our hand because God gave the book. God gave us His word. And we should give that the glory to God. Amen. And also praising God for the instrumentality ng kanyang ginamit upang makaabot sa atin ang salita ng Diyos. Great is the company. Amen. Of those that publish it. So brethren, and throughout history, na pag-aralan natin yung mga tao na ginagamit ng Panginoon who published the Word of God and to make it known, to make it available even sa panahon nila up to sa panahon po natin. And throughout history, ay napag-aralan po natin yung men behind our pure English Bibles. We learn about that. Men behind our pure English Bible, we studied the life of John Wycliffe. We studied the life of Desiderius Erasmus. And we studied the life of William Tyndale. And si William Tyndale, ay ano po mga kapatid, dahil kaya umabot tayo dito in between zone kasi ginamit siya ng Panginoon. Ito yung heritage niya all the way sa ating authorized version. Kasi nakikita natin as we study the history of the pure English Bible, we could see that from Tyndale to the authorized version, we could see the trail, okay, of William Tyndale's work. Kasi almost all of these are just based on Tyndale's work, mga kapatid. Even all the way sa atin pong authorized version. So, we end up doon sa heritage of William Tyndale. At then, pinasok natin itong history of the pure English Bible po, mga kapatid. So, we studied about these things. And and kaya po umabot tayo dito, no? So yun po mga kapatid, so the Tyndale New Testament, we studied about the Tyndale New Testament that it appeared in 1525. It was sent to England and published, printed in 1526, and it was distributed, amen, handwritten copies. It was distributed as handwritten copies po mga kapatid. Okay, I mean yung back to Tyndale ba, but this is now already a printed Bible going to England. Kay Wycliffe, I'm talking back to Wycliffe on 14th century, it was still a handwritten, but itong kay William Tyndale na nakaabot na sa England, it was not printed in England. We studied about this. It was printed in Germany, but mga kapatid, it was shipped going to England. Okay? So, before po namatay si Tyndale,
ang kanyang, although nakulong po siya sa last days ng kanyang buhay, he was martyred, we learn about him. Ang kanyang prayer ay, Lord, open, okay, the eyes of the King of England. So yun po ang kanyang prayer po, right? A year after ng kanya pong panalangin, ay talagang nagbigay ang king, kasi ang kanyang mga works, una, he was burned at stake by the order of the king. At ang his works, even his translation work and the rest, ay hated by the king and by the enemies of the gospel. Pero bago siya namatay, he cried out that last words. And a year after, ang kasagutan kaagad ng kanyang panalangin ay nagkaroon po ng Bible after him, which was based lang sa kanya. It was not named after him, kasi kung i-named after sa kanya, the king might not authorize it or the king might not approve it. So, but right after the death of Tyndale in 1536, okay, a year after of that, of this, ano po, Matthew's Bible was published in 1537, that was the answer na, that is, we call it parang first authorized version, na authorized ng hari na pwedeng ipa-publish doon sa mga churches, sa mga common men. So that's the answer. But it was still a Tyndale, okay, edition, pero a version, pero it was dinagdagan lang kasi hindi na kumpleto ni Tyndale ang buong Bible. He completed the New Testament, but of course hanggang Chronicles, then Job lang ang meron sa kanya pumapit. Pero someone picked up sa kanyang mga works, at yun ang kanyang mga disciples, naturuan din niya. So, at napatuloy ang kanyang ginawa. So we studied also the history of the Coverdale Bible in 1535. The translator of that is, 36, the translator of that is Miles Coverdale. And of course, he spent working with Tyndale sa Hamburg, Germany in 1528. So he was the proofreader of Tyndale's manuscript. So technically, ang kanyang ginamit po na is Tyndale. Tapos kinumpleto po niya, and yung hindi natapos ni Tyndale bago siya na kulong, siyang nagkumpleto. So the Coverdale Bible first appeared that there in England, and that is shortly after Tyndale's death. So it used Tyndale's New Testament and all of the Old Testament portion that Tyndale had completed. So the rest of the Testament na gamit ni Miles Coverdale ay taken from German and from Latin, available na mga manuscript po, mga kapatid, that time. So makikita po natin, clear po yun po, mga kapatid. At dito, tinanggap po ito ng hari, at nagsulat din siya ng mga flattering na mga ni Miles Coverdale na sa ano po, dedicatory to the king, at tinanggap po ito ni King Henry VIII. Okay, then we also studied the Matthew's Bible. I'm giving you now the overview kasi these are the company that published, no, the Matthew's Bible that was published in 1537. This is also called as the Thomas Matthew's or Thomas Matthew Bible. Okay? Pero ang ano po na ito, Thomas Matthew was not the name of the translator, actual name, but it was a pseudonym, or it was just a pen name, so to say. Na, but ang real name po is actually John Rogers. Okay, John Rogers. And there's a reason po, mga kabatid, na bakit hindi po John Rogers or Rogers Bible ang nakalagay po, mga kabatid. It's because John Roger is a very well-known friend and disciple of ano po, William Tyndale. So pag mag-ano po siya po, mga kapatid, it might be black, it might be. So naglagay po siya ng ano po, pseudonym or pen name, yun yung Rogers, o yun yung Matthew's Bible. That's why it's called as Matthew Bible. But it is translated or continued translation from Tyndale. Amen. Amen. Because as a disciple, while Tyndale was in prison, he was in communication with John Rogers. Amen.
And when Tyndale was put to death in 1536, Rogers or John Rogers received the manuscript of Tyndale and the completed Old Testament books and began completing the translation and having it printed. So technically, yung Matthew Bible is also a Tyndale Bible. The same true with the Coverdale Bible. Makikita po natin. And we know po mga kapatid, John Roger, just like his friend, amen, in 1555, John Rogers, just like his friend in 1555, followed Tyndale into the flames and also gave his life for the testimony of Christ and the testimony of the Word of God. So he is martyred. He died as a martyr, si John Rogers. At yun po, and huwag natin kalimutan po mga kapatid, ano ang crime niya? Because he translated the Word of God. He preached Christ and translated the Word of God. That's it. And he was condemned under the hand of Bloody Mary in 1555 po mga kapatid. Now, I told you even the story of that while he was walking on that aisle going to his flame, going to that ano po stake kung saan siya itatali at susunugin. According to many of the historian, he is just like walking in his wedding. Okay, walking on that yung entourage ng wedding, and with smile and with the applause ng madaming mga, because hindi siya umiiyak, hindi siya nagmamakaawa, and he was ready and willing to die for that cause. And everyone was naghihiyawan and nagchi-cheer sa kanya as if he was walking to his wedding. Amen. He walked as a martyr, never seen, was scared and afraid. But we know maybe within, po mga kapatid, but he was there and it developed boldness. I'm telling you also this, mga kapatid. Now, bibigyan ko in this 1555, some of those King James translators, okay, have seen these burnings by the hand of Bloody Mary, okay, by the hand of Bloody Mary. And they were very young back then. And some of those martyrs were their parents. Are you listening? Some of those martyrs were their parents. And I'll tell you in that account, as we go on to the men behind the King James Bible, the authorized version, that what gave them boldness and encouragement and aspiration is that when they saw their parents died for the cause of the Word of God. And it developed because, diba, ang ginagawa po ng mga when John Rogers was there, pinapatayo lahat ng kaniyang mga pamilya as wife hanggang sa pinakamaliit na bata at papanuuri nila yung kanilang tatay or ang kaniyang husband na masusunog. Amen. The same true with those King James translators when they were young, they have watched their father, okay, burn at stake. Okay? So I don't want to preempt our lesson on the men behind the King James Bible, but it developed a courage, amen, and a spark, a fire also in their heart that is burned with the Word of God. Amen. So yun po ang nag-udyok sa kanila po mga kapatid, isa sa mga nag-motivate. Okay, so we have the Great Bible. It's the next one, the Great Bible after the Matthew in 1539, 2 years after the Great Bible was published in 1539. But this was just an edition of the Matthew's Bible, po mga kapatid. So it was Miles Coverdale oversaw the completion and printing of the first Great Bible. Tinawag siyang Great Bible because it is literally big, po mga kapatid. I have ano po dito, I have mga books siguro. Ang size po mga kapatid dito is about really malaki to eh. So mga 14 or long bond paper, 14 inches ata po mga kapatid.
So makikita po natin, it's called the Great Bible, or 16 pala, 16.5 by 11. Okay, kung ito pong book na ito that I have here, ito, mga around ano to, mga ano kaya to, mga siguro, mga yung legal ano paper, or oh, ano bang, pag short pala, ang legal 14 pala yun, no? Mga 13 lang siguro to. By 11. Ito, 16.5 by 11 inches. So, malaki talaga, no? Nakatali po yun, or ang tawag din po ito ay chain Bible. Pinapatali po ito doon ni ano po, ni Henry, doon po sa mga simbahan. Okay, para mabasa ng lahat ng mga doorpost ng simbahan, pinapatali po nila yun. It's malaki po yan, mga kapatid, no? So Coverdale wrote, okay, that he talked about that the, habang pinapublish itong Great Bible, ay it was threatened. Okay, it was threatened. So, and all of this na discuss po natin po, mga kapatid. Okay? This is, again, as I told you, is called also as the chain Bible. And copies were chained to the reading desk that were attached sa mga pillar in the churches. Okay? Kasi ninanakaw din minsan ang Bible to discourage theft. Kasi iba, hindi lahat maka-afford ng Bible. Hindi kagaya sa atin na affordable na lang ang Bible ngayon. So ngayon, dahil gusto ng hari na magkaroon ng access lahat, so pinapa-chain po niya doon po sa mga poste ng mga simbahan sa entrance, at para din hindi nakawin, para everyone can freely read. Yan ang ginagawa doon, kasi mahal ang Bible eh. Pag meron kang Bible ng ganun in their possession, ay pwede mo mabentang mahal. Amen. Treasure pa in those days. Ngayon tinatapon-tapon na lang yung Bible, no? At meron na sobrang liit, may sa cellphone na ngayong iba. By the way, our cellphone is not a Bible, okay? Tandaan po natin. God inspired a book, not a phone, okay? Tingnan po natin yan. O, hindi natin pwedeng, although gagamit tayo, hindi po ako against na meron kayong Bible sa inyong cellphone. Mas maganda nga eh, na ganun ang mga apps natin patungkol sa Panginoon. Pero please understand that when you go to the church, okay, huwag niyong i-replace yung book. Okay, huwag i-replace natin ito. Huwag nating i-replace. Kasi pag difference lang yun, pag may cellphone ka, hindi naman lahat ng nasa cellphone mo Bible. May iba dun, mga ungodly apps. Or minsan ganyan, no? Gumamit ka ng Bible, tapos biglang mag-appear yung mensahe ni gano'n. Nawala ka na sa mensahe. Nagbabasa ka kunyari, biglang nag-appear yung message ni ganito, ni ganyan. Or biglang nag-alert si Lazada. Ako po, sale, sale, sale. Or nag-alert si Shopee. So mga ganun-ganun, no? So marami. Or nag-alert pa yung ibang, whether sa Facebook, ang dami na ngayon eh, whether Twitter, or ano ba, Instagram, or ano man yun. So marami discussion. Pero dito, pag magbabasa ka, walang mag-alert sa'yo. Unless na lang kung may katabi kang cellphone. Pero dito, walang mag-alert. Ay, meron lang. Holy Ghost. Amen. I-alert ka. Oh, bantayan mo, no? Yung word na yun. No? Meditate mo yan. No? Pansinin mo yan. No? May liwanag. Amen, amen. So, ganun na ka-common ang Bible. Ganun ka-common ang Bible ngayon. Available na to anybody. Yet, the ano po mga kapatid, ang problema is yung nagiging uncommon na yung mga Bible, real Bible study, real Bible teaching, and Bible preaching. It becomes uncommon. Yun nga ang irony dyan. Dumarami ang available Bible, nagiging uncommon naman. Amen. Doon ay kaunti lang ang Bible pinag-aagawan, at ang preaching ng panahon na yon ay entertainment. Yun ang entertainment nila. Alam nyo po, kung pag may isang tao lang sa time nito, na time po ng great revival ng England po, mga kapatid. You know why revival? Nagkaroon ng revival sa England in around this, mga 1500 to 1600. Alam nyo po, mga kapatid, dahil sa Bible. At pag may isang preacher lang, for example, si John Knox sa Scotland, pagpupunta lang siya sa isang podium, makikita siya doon, at sabi niya, "Thus saith the Lord!" Ang lahat ng naglalaba, lahat ng nag-ano dyan, ay talagang iwanan nila, at pupunta sila sa plaza na yun.
At mag-gather sila unti-unti, signal na yun mga kasi hindi lahat ng panahon na makarinig sila ng preaching, lahat ng iyon, and everyone would be listening. Amen. From old to the children po mga kapatid. Ngayon, mag-street preaching ka. Hindi ka na pansinin, hindi ka na daan-daanan ka lang, imak ka pa, awayin ka pa, duraan ka pa minsan. Minsan ay marami pang mga sinasabi. Sa kanila, pag mag-ano ka lang, halos lahat makikinig ng salita ng Diyos in that particular community. Pero kaunti lang ang Bible. No? Ngayon marami, pero hindi na pinapansin. Yun ang ano natin, panahon po natin po mga kapatid. Amen. So next is we look at the Geneva Bible 11 years after po mga kapatid. Or I mean, ilan ba yan? Mga 20 years after almost, then makikita po natin mga kapatid that na nagkaroon po ng Geneva Bible in 1560. And bakit Geneva Bible po mga kapatid? Because this was printed in Geneva. It is an English Bible but printed in Geneva, Switzerland. Dahil po kay Bloody Mary, maraming persecution po sa time po ni Bloody Mary. Kaya po mga kapatid ay nag-start siya ng reign from 1553. Tapos 6 years ang kanyang reign po mga kapatid. And dahil po doon, nagkaroon ng translation project pero doon po ginawa sa Geneva po mga kapatid. Itong Geneva Bible na ito, ito yung pinaka-love na Bible ng mga Englishmen bago pa dumating ang authorized version. Ano po ito? Kasi ang approach nito pang common men. Madali lang intindihin para sa kanila. Ganun po. At meron din tong, meron kasi itong mga commentaries. So, mga tulong sa kanila. May mga cross-reference nung print po ito. And yun. Yun po ang ano po ng Geneva Bible po na ito. Then later on, nung bago namatay si, ano po, ay after namatay, later after namatay, ay naipadala po ito sa England po mga kapatid. So nung nilabas po ito, it was ano po accepted, well loved, and itong size na ito, small sizes, convenient for any missionary work, and kaya gustong-gusto din to ng mga tao. So it was the first entire English Bible. I'd like you to also take note na itong Geneva Bible is the first, okay, entire English Bible to contain verse divisions throughout. So, hindi naman ang English ang nauna dyan eh. Pero ngayon, this was the first, ano po mga kapatid, Bible na meron pong verses division. Dati, tuloy-tuloy lang, babasahin mo. Ito, may verse division na. May chapters, merong paragraph in this verse division. They followed the Latin Bible of Stephanus, kinuha po nila ito, which isa din sa mga ano, which was the first entire Bible in any language to contain, okay, verse division. So, because of this, ang Geneva Bible quickly became the most popular English Bible. Amen. And it influences sa England for almost 100 years. Kasi, nung lumabas, mamaya, sabihin ko po, nung lumabas yung authorized version, hindi pa lahat nag-embrace kaagad. So it's still after the authorized version, it's still namayagpag pa ang ano mga for around ano po mga 30 years. The divide ang England kung anong paborito nilang Bible, whether yung authorized version o yung Geneva Bible po mga kapatid. So ang Geneva Bible na ito was also carried doon sa doon sa Amerika. Okay, nung mga first settlers, okay? Ang American, nadala din po ang Geneva Bible along with the King James Bible. Ang last printing po ng Geneva Bible, it was printed on England in 1617. So the King James Bible was already printed. So that was the last printing po mga kapatid. And after that, the whole country, the whole nation have embraced now the authorized version po mga kapatid. So you see that Geneva Bible, then we have now the Bishop's Bible. This is now from 1568. So the Bishop's Bible there was produced during the reign of Queen Elizabeth I. So this is also ordered doon po sa
kay Queen Elizabeth after po nang namatay ang kanyang sister na si Bloody Mary, wala na pong ibang heir sa Tudor line po mga kapatid, kundi si Queen Elizabeth na po ang the first, ang susunod. Okay? So the Church of England, by the way, yung Elizabeth natin ang ng England ngayon, that's Queen Elizabeth the second. Okay? But yung first po mga kapatid, that's Queen Elizabeth the first, yung anak ni King Henry the Eighth, na yung tinatawag nating the Virgin Queen. Okay? According to them, the greatest queen ever ng England po mga kapatid. So, a Christian queen. Amen. A Christian queen. Amen. Raised, she's a daughter of Anne Boleyn. Okay? A Protestant queen. Okay? Wife, the second wife of Henry the Eighth. Pero of course, nabeheaded. And yung Anne Boleyn po na yun, the mother of Queen Elizabeth, was a close friend to Tyndale and Miles Coverdale. Si Anne Boleyn. At yung namatay po yun, mga kapatid, hawak-hawak po niya yung Bible po ni Tyndale. Nakita niyo yung connection? So you see that influence po mga kapatid all the way. Up to, so siyang nag-order na magkaroon ng Bishop's Bible, pero that right after that, because the Church of England wanted a Bible to compete with the popular Geneva, and then one could also replace the Great Bible. So, may lumalapit sa kanya ng mga, that's why tinawag to ito ng Bishop's Bible. Dahil po mga kapatid, ang mga nagta-translate po nito is mga bishop, mga ano po mga kapatid, mga servants of God. So, most of these ano po mga kapatid na nag-translate po nito were persecuted, no? They were persecuted. Ang kadamihan sa mga nag-translate po nito, the Bishop Bible was translated by men who were persecuted for their faith. So, marami po 'yon na makikita po natin. And sila din yung mga naka-survive kay Bloody Mary, ang iba po sa kanila po mga kapatid. So, the Bishop Bible was never popular kasi para sa iba, sanay na kami sa Geneva Bible. Ayaw na naming palitan. And yung Bishop's Bible actually is just another edition of Tyndale. Rehas lang, mga kapatid. So it was never popular. The Geneva Bible continued to be popular, the people's popular, until the publication of the King James Bible. So there were 20 editions of the Bishop's Bible, and there were at least 120 editions of the Geneva Bible. Just think about that. Kung parami ng parami ng edition, ibig sabihin po mga kapatid, well loved po yun. So yun ang kaya dahil po dito, this paved the way. Ito po, this would be the entrance of the authorized version which we're going to look at ngayon po mga kapatid. Nung prinint po ang Geneva Bible, ang Bishop's Bible 8 years after Geneva's Bible, o yung Bishop's Bible, nandun ang Geneva Bible which very popular. Naglabas ang Bishop's Bible kasi ang ano po nila po mga kapatid, ang goal po nila ng Queen, let it be na hindi po doon sa Geneva makaakibat. Dito dapat sa England. Bakit doon sa Geneva dapat ipiprint? Kaya that was named. So yung pangalan pa lang sa kanila, offensive na. So it must not be. Parang naka-coin. Alam mo yun, meron kang isang bagay dito na nasa Pilipinas, na uso sa Pilipinas, tapos ang brand ay USA. So parang offensive sa isang monarchy na ganung time po mga kapatid. So that's why they're trying to have their own original Bible that translated by the English people or printed in England. So yun ang yung ano po nila, but it was never popular. Pero merong mga group of elites like the ano po mga kapatid, some of the bishops, yung isa group ng Puritan naman sa kabila. So nag mga Anglicans dito, Puritans, so nagka-clash po sila. So nag-divide po ang mga churches doon sa England, mga Protestant churches doon sa England, kung ano dapat bang gagamitin. So yun po mga kapatid. So with that, may division. So hindi sila nagkaisa sa Bible pa lang kung anong pag-uusapan, ano pa rin po mga kapatid, divided pa rin sila. Kung ano dapat ang gamitin, divided pa rin sila. Now,
Dito na po tayo. Let's continue our history. Let's go now to the authorized version of 1611. So when Queen Elizabeth reigned, okay, and lasted po mga kapatid, he was the last of the heir of the Tudor dynasty. So the Tudor dynasty, Henry Tudor, that's the first, okay, of the Tudor dynasty, Henry VIII. So ang pinakalast po niyang heir ay si Queen Elizabeth. Ang problema kay Queen Elizabeth ay wala siyang asawa. Therefore, wala siyang anak. She's called as the Virgin Queen. So, namatay po siya po mga kapatid, okay, ng 1603. Okay? From 1558. Or I mean 15 ano po mga kapatid? Yes, mga around that. Then to 1603 ay namatay po siya at ang pinakamalapit na nila na house or na kinsman, na family is the Stuarts of Scotland, which is the Stuarts were first degree cousin po niya. So, meron siyang cousin na si Mary of Scotland, which was siya din ang nagpa-beheaded. Karoon sila ng clash at nag-guilty ng kasalanan si Mary of Scotland. Siya din ang nagpa-behead. At ang anak po niya, which is first cousin po niya, ang anak po niya ay si James, the fourth of Scotland. Dahil po namatay po siya, wala po siya, pero bago po siya, kasi isa sa mga guilt niya na siya pa ang nag-call ng execution ng kanyang pinsan, according to history po mga kapatid and biographies, ay isa sa promise niya that hindi siya mag-aasawa na, hindi siya magkakaroon ng heir, and promise niya sa pinsan niya, cousin niya, that your son na kanyang iiwan will be the heir of England. So right after, when she died po mga kapatid, ay pinatawag kagad because nakasulat sa last will of testament na ang ano po ang papalit sa kanya is James the Fourth or James Stuart, okay, of Scotland, or James the Fourth of Scotland. So he was a young king, okay, namatay siya very young mga kapatid. I mean ang kanyang mother very young, so he was a king at a very young age. Pero nung time na namatay na po ang kanyang aunt na si ano po ni si Queen Elizabeth po mga kapatid, ay medyo he is on age, right age, ang tinawag po niya. So that's why that's the unity now of the Scotland and England. There is now one monarch. Okay, that's now the development when he became ano po mga kapatid, when he became the ano po mga kapatid na the king, it would be now the Ireland, Scotland and England as one. The most powerful ano po yung doon sa kanya na nakakibat ang Great Britain po mga kapatid. So that's the unification of Scotland, England and Ireland. So yun yung tawag po na kanila po mga kapatid. Kaya nga it is a little empire doon po sa kanila, very strong, and they are all Protestant. Can you imagine that? And they are powerful enough to defend themselves against Rome back then, against Spain, against France, which is superpower in those days po mga kapatid. So when Elizabeth died, okay, King James the Fourth of Scotland became England's King James the First. Okay, he became King James the First. By the way, we will talk about the biography of King James the First of England after this po mga kapatid. Then we will talk about, that's a separate lesson na pag-usapan po natin. I just brought you to the setup po mga kapatid. But before that, let's go to Psalm 84. Psalm 84. The Bible says, not Psalm 84, but I think Ecclesiastes pala. Okay? Chapter number 4. Not Psalm 84, no? But Ecclesiastes chapter number 4.
The Bible says in Ecclesiastes chapter number 4, okay, I'd like you to look at po mga kapatid, saan ba yun? Hindi 4 yun eh. Teka, saglit lang po mga kapatid. A verse in mind that I could not no longer ano po, remember, but yun. It is, ano po mga kapatid, it is Ecclesiastes 8 pala, not chapter 4. Ecclesiastes 8. Look at verse number 4, Ecclesiastes 8 verse 4. The Bible says, where the word of the king is, there is power. Who may say unto him, what doest thou? So there is now the word of the king. Okay, there is power. So this time po mga kapatid, you could understand that when King James, di ba, ang mga politician or ang mga presidents natin, pag sila po ay uupo na sa kanilang administrasyon, ay meron silang mga plataporma na yung mga promises nila, pinapagawa nila or mga projects na gusto nilang i-push through. I just want you to understand in connection po dito sa atin pong lesson that isa sa mga una na ginawa po ni King James was to have a translation that will unite, okay, the United Kingdom, UK, that would unite the United Kingdom or what I say, Ireland, Scotland, at saka England. Kasi they have been divided. At isa sa mga nag-cause ng kanilang division ay ano ba ang preferred na gagamiting Bible, whether Bishop's Bible ba or whether Geneva Bible ba. So isa po sa mga nagiging proyekto ni King James po mga kapatid was to have that. But actually, this is unpremeditated po mga kapatid. But we would look at on that later on. But right after, at 1604, he become King James the First at 1603, a year less than that po mga kapatid. After that is 1604, nagkaroon po siya ng agreement at saka authorization, okay, let's have the Bible, okay, that would peradventure unite us. That could unite yung mga churches na nagka-divide over sa translation, ano ba ang authority. Kasi ganun kalaking issue sa kanila ang version or ang Bible. Ano ba dapat ang gamitin? Although, they're all halos kaparehas, pero ang pagdating sa style, wala naman, parehas naman sila, pero pagdating sa style, ito, sabi nila, mas madaling maintindihan, ito isa masyadong scholarly. So, ganun yung mga discussions doon ng time po na yon. So, sabi niya, let's have a Bible na hindi pro-Geneva, hindi din pro-Bishop ang style, pero unite, isama yon na in the middle ground ng ganun po mga kapatid. So, yun ang nangyari, isa po doon ay ang King James Bible. Okay, so the religious, the intellectual forces po mga kapatid, set to work, okay? Stirred up and molded desires, aspirations, or even endeavors of the Englishmen at this close of ano. Grabe ang scholarship din sa time na ito, lalo na sa Elizabethan, ano po nito, era po mga kapatid, Shakespearean era. So grabe yung aspiration nila sa knowledge, sa ano po, sa mga religious endeavors din nila, scholarship, have achieved that standard of excellence and was not even satisfied with anything small or less than the best. So ganun kaano po sila po mga kapatid, kumbaga, let me use the term loosely, ka-competitive nung time na yon. Now, in sa growth din ni James the First, even in his early life sa Scotland, he was trained under the tutorship of John Knox. Okay? And he became a student. John Knox made him a student, okay, of the Bible. John Knox was an enemy of his mother. If you remember that, if a famous quote ni Mary of Scotland, ang famous quote po ni Mary of Scotland po mga kapatid ay, by the way, si Mary of Scotland did not grow up in Scotland. She grew up in France. At nakapag-asawa po siya po mga kapatid ng French king. Okay, na si Francis, King Francis. Namatay naman yun in
early age. So wala na siyang ano po mga kapatid, wala na siyang place sa Scotland, kundi babalik siya sa England. Ay babalik siya, wala siyang place sa France, kundi babalik siya sa Scotland. Which is yun yung, siya yung queen pa rin doon. So in her absence, na hanggat nandun po siya sa Scotland po, ay sa France po mga kapatid, ang pumalit po muna niya temporarily was yung kanyang half-brother. Okay? Tapos pagbalik niya, tinook over niyo. So, pero ang half-brother niya, which is a Protestant, a friend of John Knox. Kaya nung dumating po siya, teritoryo na ni John Knox yung time na yon. So kalaban niya, the famous quote was given doon sa time na yon was, sabi niya, "Just send me 1,000 armies." Amen. "Over the shore of Scotland." Sabi niya, "Just don't let John Knox pray." Yun ang takot niya po mga kapatid. Kasi religious man, very powerful, influential religious person was John Knox at that time. At nung namatay po siya, pinagkatiwala din po siya ng kanyang uncle, which is a Protestant, okay? Si King James at very young age sa tutorship ni John Knox. So naturuan siya ng mga, which is I am going to talk about that sa as we go to King James. Pero ang point ko lang dito po mga kapatid, kasi ganun kano ngayon ang standard of excellence sa time nila po mga kapatid, ang pag-seek out ng knowledge sa time po ng Elizabethan, Shakespearean ano period po mga kapatid. So he became a student of the Bible and he even tried mga kapatid, okay, at authorship of some books which is we're going to discuss next week. He had written some paraphrase of the books of Book of Revelation and translated some of the book parts of the Psalms po mga kapatid. So now, the beginnings ng movement ng authorized version ng 1611 po mga kapatid, it was unpremeditated to the point na it was not really well planned. James was just asking what's going on with, he was calling a meeting, don't forget this word, or don't forget this place. He was calling a meeting in Hampton Court, okay, Hampton Court. He called out all the meeting ng mga church, ng mga churches, ng mga parishioners, and even yung mga leaders po nila po mga kapatid. That, he called up a meeting in 1604, around January po mga kapatid, in 1604, doon sa Hampton Court po mga kapatid, in that place, to consider many, many complaints by the Puritans, by the Anglicans, by even some of those Anabaptists po mga kapatid. So he has to understand why is this, bakit may kaguluhan sa mga simbahan, meron din, merong preferred, ang Church of England preferred the Bishop's Bible, the common churches, the rest ng churches, kasi at somehow may kaunti silang religious liberty sa time na yon, because under po ng saved queen or a Protestant queen. Amen. And kaya pag take over ni James, naabutan niya yung mga divisions ng ganito. So, pinakinggan niya yung concerns at yun, nakita niya, napakinggan niya that it was a clash between the Geneva Bible follower or ano po, believer and the Bishop's Bible believer. Hindi, sabi niya, hindi pwedeng ganyan. So, that's why I say it's unpremeditated because he would like to solve the issue. So, the outcome ng kanila pong ano po mga kapatid, ng kanila pong meeting na yon was a recommendation by a man named John Reynolds, okay, another important person that you have to ano po mga kapatid, John Reynolds, another important person that you have to take note, okay, by a person John Reynolds, which isa sa mga Puritan na isa sa mga nag ano po doon, nagsabi ng mga complaints po mga kapatid. So mababasa mo yon dito po sa ano po mga kapatid, dito sa Translators to the Readers, nakasulat po yun, yung preface of the authorized version, that the very historical truth, let me quote, is that upon the importunate petitions of the Puritans at His Majesty's coming to this crown, the conference at Hampton Court having been appointed for hearing their complaints,
So, you see that background, this was the hearing of complaints when by force of reason, they were put from all other grounds, they had recourse at the last to this shift that they could not with good conscience subscribe to communion prayer book. So, marami po, so ginamit niya the communion prayer book since it maintained the Bible as it was there translated in the Great Bible, or which was, as they said, a most, one of the most, ano kasi, gumagamit daw ng terms ng Catholics, which is ayaw nila. And although this was judged, by the way, it was not named as kung ano yung Bible, it was just my guess, but it was called as the Communion Prayer Book. So according to the, ano po, according to the translations, translator, sabi niya, and although this was judged to be a very poor and empty shift, yet even thereupon did His Majesty begin to think Himself of the good that it might ensue by a new translation, and presently after gave order for this translation, which is now presented unto thee. So this was the quotation, the citations that I have read to you, yung mga account po ng ano po mga kapatid, ng mga translators na sinulat nila that nag-agree ang hari. Okay, para mawala ito, mga kapatid, let's have a new translation. So, point nito, they're all Tyndale, parehas lang, kaya lang, of course, conflict of interest, kasi mas kaminta, parehas lang sila ng text na ginagamit, parehas lang na sila ng source, parang bang, it's more of preferential lang pinag-awayan, na, mas komportable ako dito. Okay, kaysa dyan. Kaya sa inyo, so nagsisiraan sila po mga kapatid. Kayo, gumagamit kayo ng mga prayers na ganito or something na term na nakabahid sa Catholic. Sabi na may ba, ganun din. So, yun ang result nila po mga kapatid. Now, bago po tayo papasok, it's a very interesting thing on that generation that they talk about the Bible. Could you imagine a king, which is a king of three great nation like England, Ireland, Scotland, would take time to talk about what Bible should be used? Now, think about that sa politics natin ngayon. Amen. Would the government would spend time about the Bible, about the importance of the purity of the Bible, on how the Bible should unite us and all of this? You could not hear that from any time right now, from any nation right now, not even United States of America. The Bible now is long forgotten. It's no longer an issue to any nation right now. But to them, it's a very important issue, and it even divides the nation. Ngayon, sa mga churches, hindi na nga issue ngayon eh. Ay, pwede na kahit ano-anong version. Di bali na, basta ako NIV. Sabi niyo ba? Basta ako King James. Basta ako, sige, pag magbasa kayo, ala, sabay. Okay, let's read all together ang pagpakinggan mo sila. Tapos iba-ibang version. May nagbasang Tagalog, nagbasang Ilocano, may nagbasang Tagalog. Pakinggan po natin yan. Napaka-chaotic po mga kapatid. Amen. Even churches don't dare talk about that right now. Na hindi na issue ang Bible, kahit anong Bible, Word of God yun. Now just think about how ano po mga kapatid, just think about the influence of God and the Word of God in this nation that they have to deal what the Bible should be used. And they have to deal the conflict on the divisions of this because of the Word of God. Ngayon, anong meron ngayon? Anong pinag-uusapan ngayon ng mga gobyerno? This is a court. Talking about a Hampton Court. That's where their, kumbaga, Congress sa time po natin. That's their, they talk about po mga kapatid. That's where issues and other problems would put on, talk about. That's a lofty place. Kumbaga, yun ang Senado, Kongreso sa panahon po natin po mga kapatid. Or kung sa US, that's their capital. Mga kapatid, talk about that. Now, ano pinag-usapan ng mga Congress ngayon? Oh, about abortion, about same-sex marriage, about rights ng mga LGBT, about whatever, rights ng aso, rights ng pusa. For goodness sake po mga kapatid, ang layo.
Amen. Just think about how spiritual these men in their times. That even the king of England, Scotland, Ireland, as the one monarch, would spend time that this should be a very important issue, and this should be faced, and this should be addressed. So, thinking, looking at this, nung magbabasa ka po mga kapatid, part nila sa buhay nilang salita ng Diyos. Ngayon, there are ungodly, rejecting politicians. Bible-rejecting politicians. God-rejecting politicians. And they are doing their best to, and their best, mga kapatid, just to eradicate the Word of God. Amen. Yun ang ginagawa nila ngayon. And I was hearing, mga kapatid, I was monitoring the news, what happened sa US. Kasi very, ang, sa US lang tayo makarelate, eh, sa atin, na namulat tayo sa bansa natin, na hindi naman talaga tayo Christian nation. Eh. Wala naman din tayo ganong glory. We were Catholic nation, but we were never Christian nation. The Bible has never been the issue in our country. We know that, mga kapatid. Pero sa US, they have that pride that they started as a, ano po mga kapatid, as a Christian nation. The Bible that shaped their nation was the King James Bible. The Bible that they based their constitution was the King James Bible. The Bible where they pledged, mga kapatid, allegiance to was the King James Bible. They have that. And they saw the shift and the drift po mga kapatid. That once a solid Christian nation, now they have politicians, they have ano po mga kapatid, people in the government that are enemies of the Bible. They have now the left wing and trying to read, they have the now the conservative part is still wanting to go that Judeo-Christian values and traditions. I was listening to Fox News last time po mga kapatid, just last night po mga kapatid. And they're talking about how the Judeo-Christian values were the left side or the liberal party trying to eradicate. They call it their cancel culture. They would like to cancel those culture, forget those culture, and try to say that they are divisive, they are racist, they are whatever they say, po mga kapatid. Ngayon, yun ang ginagawa na nga. Kikita mo, nakakalungkot nga din sa side po ng mga Kristiyano nandun that they're still, hanggat may hope pa still, they're fighting for it. Kasi yun ang last chance la, or else they will be just like other countries. Na hindi na to pinag-uusapan. Tayo, ano na tayo? Nagsusurvive na lang tayo. We cannot no longer do that sa ating bansa. Kahit sino pa, kahit Kristiyano pa maging presidente, they could not undo that because of course, this is democracy, not unless kung ito ay monarchy. Kung ang magiging hari ay Christian, then everyone should follow the king. Pero kung sa democracy, kahit ikaw pa ay Kristiyano, ikaw ay presidente, you would like to change the Philippines, no way! There's still Congress, there's still Senate that you have to face, there's still the vote of the people. Do you think you are a conservative Christian? You would win a presidency? And you'll say you'll Christianize? No way! Wala yun. Wala yun. Yung mga ganun po mga yung mga kapatid nagsasabi na of course we need some ano po mga kapatid some Christian saved politician. Praise God kung meron. Amen. Praise God kung meron. Pero dreaming of turning the Philippines out upside down. Amen. And change the politics and the system of the ano? No way. I mean we are reading our Bibles but we are surviving as a church. Amen. We are surviving as a church. And we still maintain, kung hindi natin ma-apply sa bansa natin yung mga bagay na ito, we will not join rallies. We will not join to whatever campaign there. That's not our fight. Kung hindi natin ma-apply ang mga Christian values na ito sa ating bansa, then we still have our families. Amen. We still have our churches. Amen. Then let's exercise our liberty there. As long as our government will still allow us to do these things, then we will. We will influence in some way, in somehow, in our little ways, in our little resources, just to reach out our Filipinos. Amen. The gospel. Amen. One soul at a time. Bayan-bay lang, mga kapatid. But we're not, amen, doing this to change the Philippines. And amen. But what I'm by the way, but why am I talking politics here? But what I'm saying is this.
is this. Just a great contrast, an obvious contrast, na makita po natin na gano'ng ka-spiritual pa rin yung bansa na yun, that they take the time to talk about biblical issues. Now, wala na po. I'm just saying that po, mga kapatid. So here's the recommendation of a new revision was made, okay, to the conference, and the one that lead that recommendation was Dr. John Reynolds. And Dr. John Reynolds is the president of the Corpus Christi College in Oxford. And if you are following some good old universities in England, you have Cambridge University, we have Oxford University, and you have, guess what? The Corpus Christi, okay? College back then, now the Corpus Christi University of Oxford. They're old, ancient na mga universities po, mga kapatid. These are Bible schools. When these time are ano po, mga kapatid, ay nangyayari. Okay, and they're citing some of the problems of the Bishop Bible and of the Geneva Bible, and they talk about that. Amen. So the result po, mga kapatid, so far as is known, the conference in Hampton Court ended without taking any definite steps toward meeting the issue of the Puritans. Okay, so however, the strong words of that Oxford president had been sown in fruitful soil. So Dr. Reynolds, John Reynolds, which is we're going to study sa kanya pong background as we look at the men behind the King James Bible po, mga kapatid. He is a highly respected for his linguistic ability, mga kapatid. And of course, in both Greek and in Hebrew, none other of his days was his equal. Can I tell you this? He was also called as the Third World University. Imagine na, tawagin kang Third World University. May mga tao tinatawag na Walking Bible, Walking Dictionary. Pero this man over here is called as a Walking Third World University. But university. Wow. Amen. So none other, according sa pagdating lang sa intellect at expertise, pagdating sa linguistic ability, none other of his days was his equal. This was according to them sa time po nila. So the charge of the Puritans, mga kapatid, concerning that they called the prayer book was the first step to that revision po, mga kapatid. So it was a brilliant move by John Reynolds to use a pseudonym, the prayer book, instead of calling it a Bishop Bible or calling it also a Geneva Bible, because attacking the bishops or the Geneva Bible, it would have created resistance. It would create schism from the churchmen. So that would be a confrontational assault on their work, okay, in the work of the Geneva or of the bishop, mga kapatid. So wala. So they use some pseudonym. Sinasabi lang, there is problem. There's division. There's schism going on. So let's deal this. So James the First, King James the First, okay? King James, lagay po natin para yung mga notable names, no? King James the First. Just some notable name po, mga kapatid. The king at 1604. I'm talking of January 1604 po, mga kapatid. Okay? Was thoroughly in accord. He was in agreement with the idea of the new revision of the Bible. So he was that in idea. Okay, go ahead. So the king had been brought up on the bishop's Bible. He was brought up on the Geneva Bible. Imagine that. The king was trained using the Bishop's Bible, the Geneva Bible, using them in his Bible studies po, mga kapatid. But hindi niya alam na yun ang epekto na may namimili pala sa dalawa. Na very, very issues, malaking issues sa kanila. Now, it was now prudent, okay, to make the best effort possible to make a translation with the greatest scholars of their day. So, James, therefore, entered heartily
into the preparation and the execution of the plan to provide uniform translation that could unite churches and religious faction that time po, mga kapatid, by providing a translation that will be now called as the authorized version, and this time it's from the king, and he gathered all of that by the best learned men in both universities and in churches in their time, after them be reviewed by the bishops and the chief learned men of the church. So, lahat magre-review sa side ng bishop, sa side ng mga Puritans, sa side ng ganito po mga kapatid. So, then later on, it would, once na okay na sa lahat, it would be ratified by the privy council and then by the royal authority. So, i-release lahat, mapakita, oh, okay ba to sa'yo? Hindi ba to offensive sa grupo sa inyo? Oh, ito. Pagkatapos niyan po mga kapatid, saka i-approve ng royal authority po mga kapatid. So in July, in a letter dated in July 22, okay, July 22, the meeting happened on January 1604, and in July 22, 1604, James I, King James I, wrote to Bishop Bancroft that he had appointed certain learned men to the number of 4 and 50 for translating of the Bible. So he learned that I appointed 54 men. These learned choice, the men in our country, in England, were 54. And the only prerequisite for the position of translator seems to have been proved efficiency as biblical scholars. But as long as biblical scholar ka, you'll be proven that. So the list included the Anglican men, which is cited ng Bishop Bible, included the Puritan, which cited also the Geneva Bible, and other laymen. So lahat po ito po mga kapatid, included. So as nagkaisa po ang isang bansa, no wonder po mga kapatid, no? Nakita nyo ba? No wonder ganun ang effect. Kasi God has to move the whole country to agree. Nakita nyo, the heart of the king, you know, the king's heart is in the hand of the Lord. Move the religious leaders and everyone. Could you imagine kung ang bansang Pilipinas or even US would sanction and say the United States of America will have a translation project? And this would be the official Bible na gagamitin. Lahat na ito, calling all the, parang ganun ang nangyayari. Napaka bihira. I don't think it would happen. I don't think it would happen in any countries now. Do you think that kind of spirit revival would be repeated in our days? Of course, I'm not saying na hindi magagawa ng Panginoon yun. Pero, practically speaking, frankly speaking, realistically speaking, of course, knowing that any time the Lord will come, the tribulation would be there right then and then, knowing what the Bible says about it, I don't think there's that kind of ano po, mga kapatid. So, kaya po, mga kapatid, let's try to look at our vision, but let's have that soul, one soul at a time. Amen. So, this was been approved and nagkaisa sila despite sa kanilang mga religious disagreement. Nagkaisa sila that let's have one Bible in our time. So though King James letter mentioned 54, pero I'm telling you, the translator side is they only have 53. But the testimony of the translators, why they say it's 54, it's because they say that the form of the 54th is just like the Son of God. So they're acknowledging that the 54th translator is the Lord Jesus Christ or the Holy Spirit po mga kapatid. But later on, ang nakatapos po mga kapatid ay only 47. So ang nakatapos nung naumpisahan, ang iba namatay bago pa maumpisahan yung project. At ang iba, bago matapos yung project, namatay.
Kaya ang nakatapos po mga kapatid, it end up to 47. They have 47 po mga kapatid ang nagtapos. And so those assigned to this work, okay, those assigned to this work po mga kapatid, ay divided into 6 groups. So how they did it, ngayon punta na tayo, this is now the translation work. It is divided into 6 groups po mga kapatid. I'll tell you later on their groupings, maybe next week or at some time. I'm just giving you the history of this bago natin pupuntahan ang details, yung overview po dito. So, dinivide po sila into 6 group po mga kapatid. One is Westminster, ano po mga kapatid? The group of Westminster, then the group of Oxford, then the group of Cambridge. So, akala ko ba ay anim na grupo? Yes, dalawa. Dalawa sa Westminster, dalawa din po sa Oxford, dalawa din po sa Cambridge. Okay, so that's why nagiging anim po siya po, mga kapatid. So each of 6 groups work as a specified portion of the scripture. So, ang Westminster, meron siyang naka-assign sa kanila kung anong tatrabahuin nila. Ang Oxford, may naka-assign kung anong books ang tatrabahuin nila. Ang Cambridge, may naka-assign kung anong tatrabahuin po nila po mga kapatid. So they work separately at first. So sa una, sige, ito muna. Tapos later on, bibigyan ko kayo ng paano nila gagawin yung kanilang translation. So they separate muna sila magtrabaho. Pagkatapos nila magtrabaho po mga kapatid, example, natapos na si Westminster sa assign nila. So bigyan ko muna kayo kung ano yung mga group nila. Si Westminster is in charge of Genesis to 2 Kings. So yun po yung kanya. So Genesis to 2 Kings. So yun po ay sa Westminster po mga kapatid na makikita po natin. And also not only that, but also Romans to Jude. Kasama din sa kanya, Romans to Jude. Okay? So, yung letters, lahat ng letters sa kanya. Or epistles, Romans to Jude. So, yun ang assign ng Westminster po mga kapatid. Tapos, yung Oxford group would take, they would take the Isaiah. Okay, Isaiah to Malakai. So yun po ang kanila pong assign po mga kapatid. What else? Yung Gospels, of course, yung first book of ano po mga ay yung 4 books doon sa New Testament, una, then the Acts, then Revelation. The Gospel, Acts, then Revelation. So yun po ang in charge sa kanila po mga kapatid. Okay, so kulang makita po natin. Ang time po na yun. Of course, the Cambridge group po mga kapatid, they will be dealing, itong Cambridge group from 1 Chronicles, okay, Chronicles to, ano po mga kapatid? 1 Chronicles to Ecclesiastes. Okay, what else po mga kapatid? And also the Apocrypha. So ano itong Apocrypha? Ito yung mga tinatawag po nating in between Malakay at saka sa Matthew. So bakit nandun ang Apocrypha? Makikita natin, matutunan natin yan later on. They declared that it was not part of the inspired canon. But they put that, translated that, mga kapatid, just for historical purposes, para malaman natin, kasi silent years ang Matthew to Malakay, kung ano nangyayari for historical event ng Matthew, but they made a disclaimer that it's not part of the canon Bible. Kumbaga, parang mga commentaries lang yan. Sa Bible natin po mga kapatid, sa Bible natin, meron tayong sa likod concordance. Sa aking Bible, I have concordance at the back. Or ang iba sa inyo, may mga end notes mga kapatid, depende sa Bible. May mga ano po doon, ang tawag po nila doon ay mga ano po mga kapatid, yung I'm trying to look at sa Bible ng iba po mga kapatid, ay yung ibang work. So yung mga end notes na mga writer na ipang dagdag po nila po doon
It could be a commentary, it could be an article, na mga postscript po nila na dinadagdag po doon. Okay? So, but they're not part of the Bible. The same true. It is an inserted event doon po sa gitna lang, pero it's not part of the Bible. That part of the inspired canon. So, dapat natin maintindihan. So, ito po ang division nila. Makikita natin yung division nila. The Oxford, they have the ano po, or the Westminster, they have the Genesis to Kings, the Romans to Jude. The Oxford, they have Isaiah to Malachi, then the Gospel, Acts, and the Book of Revelation. And ang Chronicles po, mga kapatid, they have, ay, ang Cambridge, they have the Chronicles to Ecclesiastes, then the Apocrypha. So, at first, they are to be divided at that po, mga kapatid. So, they work separately. Kung anong inassign sa kanila, yung lahat ng mga translators. So, just think, mga kapatid, yung 54 na yon, or 53, then to 47, was divided into these three groups. They were assigned. So, sila yung mga ano po, mga kapatid, in charge of translation po na yon. And also, just think po, mga kapatid, just think. Sila yung anon sa translation na yan. Kita po natin, they work independently now. Pag matapos na, ito po, ito yung gusto kong i-point out. Pag matapos na si Westminster sa kanilang Genesis to Kings and Romans to Jude, at matapos na sila si Oxford at saka si Cambridge sa kanilang project, ang gagawin nila is, si Westminster, ipasa niya kay Oxford. Si Oxford, ipasa niya kay Cambridge. Si Cambridge, ipasa niya kay Westminster. Ang kanilang gawa, magpasahan sila. Ano dun? Para i-edit ulit, titingnan ulit, i-review ulit. So sila muna ang mag-criticize. So ikikritik ni Westminster ang work ni Oxford, or si Cambridge ang work ni Westminster, or si Oxford ang work ni Cambridge, and all of that. So ikikritik nilang isa't isa, ipapasam nila within. That's how. Okay, una, independent, they will work independently, separately at first. But the next time, nung matapos nila, ipapasa nila sa lahat. O ikaw naman, tingnan mo, anong errors, lista, anong ayusin natin dito. So the skills and abilities of the revisers was, these skills and their ability of these translators, they were undoubted. They were the choice. Could you imagine, pag sinabi mong, example, kahit nga lang sa bansa eh, kahit sa bansa, ang ating presidente, pag magsabi, okay, may Olympic ngayong 2021 sa Japan. Okay, we will send the best of all that we have. So the best of our boxers, the best of our swimmers, the best of our athletes, ipapadala natin. So of course, pero dahil ano po yun po, mga kapatid, presidente lang, dahil democracy, they have the right to say, huwag mo na ako ngayon, hindi mo na ako sasama ngayon. Now, I'm talking of a monarchy where the word of the king is, there is power. Amen. The one rule man could say, okay, I need you. I need that. And, okay, I appoint you to gather the learned men. So, that's why they have the best in their time po, mga kapatid. And in that time, ang scholarship, ang education at Oxford, at Cambridge, at Corpus Christi University, they are the standard in the world in those days po, mga kapatid. They're ahead to any nation po, mga kapatid. I'm talking of, hindi pa pinanganak ang Amerika. Wala pang bansang Amerika or United States of America. I'm talking of 1600. The birth of America is 1700 po, mga kapatid. Amen. So, they were undoubted, ano po, yung skills, abilities, they're unquestioned. Nevertheless, kahit pa magagaling sila, kahit pa mga scholars sila, to ensure harmony, amen, of firm, to ensure this harmony and perfection, the firm rules were made. They still made rules. At gumawa sila ng batas on how they should do it and how to organize it. Ngayon po, mga kapatid, may mga translation project mo ngayon, nakakalungkot na ang wala man lang observance ng maayos na ganito. Tingnan mo, yung mga translators ng NIV Modern Version, sino lang ba yun? They're not project of a nation. So sino lang, kung sino lang kakilala nila na may alam. So ibig sabihin, hindi na maximize lahat ng resources. By the way, not to mention,
ang layo-layo lang. I don't think that any of the translators or anyone, pagdating po sa linguistic skills, pagdating lang sa skills, ha, could surpass any of these King James translator. I don't think there is now one living or anybody that could surpass their linguistic skills. Kasi wala na silang ibang ginagawa dati, kundi books, ag-aral. At the age of 5-6 years old, they could already read and write Greek and Hebrew. So at the age that they will go to the universities, not to study, but to teach. Just think about that. So none of these, ano po mga kapatid, people in the modern period could surpass or could even equal to these learned men. But even so, they set up some firm rules, amen, and guidelines on their translations. And what are the rules in translating the King James Bible? It was well published. By the way, hindi mo nga alam kung anong rules ang sinusunod ng mga modern version. Hindi nga natin kilala sang katutak ng mga unsaved pa nga ang nandun po mga kapatid na hindi natin nalaman at ano pa. So parang lumabas na lang sa bula. Nobody have authorized them. Nobody have appointed them. No king or in authority that appointed them to be that po mga kapatid. Kaya sadyang lumabas lang na better daw to sa King James, better daw to sa ganito, easier to understand. Who said that? It's their claim para makabenta sila. But the King James Bible was not translated to be sold. They were translated, po mga kapatid, to be distributed to the England, to every man in England. Because that's the answer, amen, of John Wycliffe prior, that he wanted every boy, even a plowman, will receive the Bible in their tongue. It was the answer to Tyndale's prayer, that he wanted to open the king's of England's eye. The king of England's eye. And this is a translation authorized by the king of England. Po mga kapatid. And they made some rules. They made some guidelines. And what are those? Number one, the ordinary Bible. Okay, rule number one. I'll just read to you in passing po mga kapatid. The ordinary Bible read in the church, commonly called the Bishop's Bible, to be followed. So, okay, ito yung official Bible to be read in the churches, to be followed. And as little altered as the truth of the original will permit. So, may mga changes as the original tongues or other, kasi ang sort, na kaya dito mo malaman that contrary to popular belief, ang King James Bible hindi po galing sa Greek. Hindi din galing sa Hebrew lang. But isa lang yon sa few or sa marami na sources ng King James Bible. Pero ang una nila, rule of thumb, kung ano yung existent na Bible nila, but Bishop was just also a translation coming from Tyndale. This was the rule. The ordinary Bible read in the church or the common Bible distributed, commonly called the Bishop's Bible, to be followed as a little altered as the truth of the original will permit. Kung merong contribute sa other ano po mga kapatid, kung di maayos, so doon iko-correct po nila. So yun ang rule number one. Rule number two, the names of the prophets and the holy writers with the other names of the text to be retained as nigh as maybe, accordingly as they were vulgarly or meaningly commonly used. So kung anong ginamit ni Bishop at ni Geneva na mga pangalan ng books, masunod. Amen. Yun ang masunod. Kung ang tawag niya sa Book of Ecclesiastes, kung Ecclesiastes, yun din ang pangalan. The meaning ng of names of prophets, also of course the name of the prophets and also of the writers with other names of the text be retained. Okay, now sa number three, the old ecclesiastical words to be kept. Okay, like example, the word church, not to be translated congregation. Kung church na ang ginamit sa congregation, i-retain yung word na church. That's why we have that, mga kapatid. Depende po yun. Pero kung sa Old Testament, hindi niya gagamitin na church. Kasi congregation. But dito, yun ang kung anong ginagamit. Kung anong ginagamit ni Geneva, kung anong ginagamit ni Bishop, kung church ang ginamit nila, then church.
kung baptism ang ginamit nila, then baptism ang ilalagay. I-retain. For example lang po yun, mga kapatid. Amen. I-retain lang. So, na, number four, when a word hath diverse significations, that to be kept which hath been most commonly used by most of the ancient fathers, being agreeable to the propriety of the place and the analogy of faith. So kung meron mang diverse signification na iba-iba, so they will look at also kung ano yung mga sinasabi ng mga ancient fathers dito. Ano yung view nila dito? Tingnan po nila. Yun ang sundin, if I follow. Number five, the division of chapters to be altered either not at all or as little as maybe, if necessary, so required. Kung kailangan nilang i-altered, like the Geneva Bible holds that the first Bible na meron pong may verse and chapter division, kung may changes man, minimal lang, pero i-retain po yun. Okay, that's why we have chapters, verses. Okay, because of that rule. Number six, no marginal notes at all to be affixed. Kasi kaya nga sila problematic po, mga kapatid, sa Geneva at sa Bishop Bible. Because of the marginal notes. Si Geneva may notes, babanatan niya ang mga Tagano, babanatan niya ang mga Anglicans. Tapos ang Geneva, ang Bishop Bible naman, may mga marginal notes, babanatan naman niya ang mga Puritan. Kaya nagka-clash. Ang problema sa Geneva Bible po, mga kapatid, ang mga marginal notes niya, Calvinistic. Against dalawa, kasi galing sa Geneva. I'm talking of not the text, but the marginal notes. So yun ang problema po, mga kapatid. Kaya sabi ng mga translator, para walang division, wala pong mga marginal notes ilalagay. Okay? To be affixed, but only for the explanation of the Hebrew or Greek words. Okay? Which cannot without some circumlocution or circumlocution, I don't know exactly the word, so briefly and fitly be expressed in the text. So maybe little explanation would just talk about that kung gagaling sa Hebrew. Kung kailangan explain from the Hebrew text or from the Greek text. Yun lang. Pero of course, nung pinublish na para sa lahat, wala namang marginal notes ang King James. Number seven. By the way, ngayong mga, meron ng mga marginal notes ngayon na nilalagay po ng commentary yun. Mga commentary Bible, mga Scofield Bible, mga Rockman's Reference Bible, or Tom Chain Reference Bible. So, iba na yun. I'm talking of the King James text. Okay? So, we're not looking at that. By the way, I preferred, do you not know, this Bible of mine is, there's no marginal notes. There is no, ano po mga kapatid, there is no commentary. There's no even cross-reference. What I have here is ano po mga kapatid, it's just the, what I have here is just the margin, wide margin over here, pero wala po siyang notes. Akin po yun. I'm not against anyone na may, meron pong ano po mga kapatid, na meron pong, tawag nito, meron po kayong Bible na may cross-reference, and many of, I have a lot of Bibles na ginagamit before na may cross-reference. That's good na may iba commentary po dito, but as a preacher, I need to discipline myself. Dumating ako sa time that I am done with the commentators ng Bible. Okay, I'm not saying that I'm better off, but I have a problem with commentators. Bakit? Because ako ay tatama rin minsan. Pag magbasa ako ng Bible, pag hindi ko maintindihan, tatakbo ako sa commentary sa ibaba. Yun ang problem ko. So to discipline myself as a preacher, I need to depend on the Holy Spirit and pray, Lord, ano ba? I have to reread the context. I have to look at all of that and all of this po, mga kapatid. So that's why nag-sort out ako for the past, I think for the past 10 years, mga kapatid, ang akin pong Bible ay wala pong commentary. Although may concordance sa likod, and importante po yun po, mga kapatid. So, the same true, no? So, sa King James Bible, wala actually. So, meron na lang na-develop po doon. So, meron lang mga notes. For example, dito, may notes tayo. Pwede tayong mag-comment sa isang verse. Ganon. Ito yung understanding ko sa verse. Ito yung nakikita ko sa verse. So, yun lang ang kanila po. For the benefit lang doon, may nilalagay sila mga marginal notes. Okay? So, next, number seven, such quotation of places to be
marginally set down as shall serve for the fit reference of one scripture to another. So yun lang, no? Kung to fit from one scripture to the other. Number 8 po mga kapatid, every particular man, ito po, isa sa mga magandang rule nila. Every particular man of each company, whether Westminster, Oxford, or Cambridge, every particular man of each company to take the same chapter or chapters and having translated or amended them severally by himself where he thinketh good and all meet together, confer what they have done, and agree for their parts, what shall stand. Grabe no, napakatindi. By the way po mga kapatid, it was started in 1604. It end up, the translation was finished at 1611. That is 7 fruitful years po mga kapatid. And anong ginagawa nila? Bakit ang tagal? Kasi kung ako ang critic, I would also make a translation on my own. So example, si Westminster, group ni Westminster po mga kapatid, would correct the Oxford. Ang gagawin niya po mga kapatid, or would ano ba, edit kung ano mang ginagawa nila, pero bago po nila makita, i-translate din nila on their own si Isaiah to Malachi, Gospel, Acts to Revelation ni Oxford. I-compare nila ngayon ang kanilang translation. Then, mag-meet sila, then mag-agree. Ano yung better? By the way, ang King James Bible natin, hindi minamadali yun. Ha? Hindi sikreto. Published po ito. Historical accounts po ito. Wala kang makababasa dito sa mga NIV at Modern Version New King James na ganito pinapublish kung ano yung rules na sinusunod nila. Lahat nila ginagawa sikreto. Ito hindi pwede. Pag magkamali ka dito at mag-violate ka sinasabi, hari, pwede pugot kang ulo or pwede kang burn at stake. Death penalty. Pero mayroon bang account basis ang mga modern translators ngayon? They do it without fear. They do it without guidelines and all of these po mga kapatid. But dito, napakaganda po mga kapatid. Amen. Number nine. As any one company hath dispatched any one book in this manner, they shall send it to the rest to be considered of seriously and judiciously, for His Majesty is very careful in this point. Nako, nakalagay po. Malinaw, no? So, any one company hath dispatched any one book in this manner, anong gagawin nila? They shall send it to the rest ng company. Anong gagawin? To be considered seriously, judiciously. Bakit? Anong note nila? Ito are written by the translators. Anong note nila? For His Majesty is very careful in this point. Kaya yung choice ng words, hindi pwede. So dapat bago tayo papasa dito. Kasi bakit? Can I tell you something? Ang nag-authorize na hari dito ay hindi lang political na hari. But is also a believer, a scholar, have written and translated also and paraphrase also some of this book by his own hand. Kaya nilagay nila dito, he is very particular in this point. So hindi lang parang si Presidente Duterte, for example, okay, sige, mag-translate kayo ng Bible. Ito yung sino, kayo na mamili, bahala. Kung ano man dyan, wala naman akong alam sa Bible. Yun na yun. Pero hindi sila. Iba yun sa kanila. Ang hari nila, scholar din. Ang hari nila, grew up under the feet of John Knox, and who studied also Geneva Bible and the Bishop Bible in his own personal Bible studies. And he have written some paraphrases doon sa mga books na yon. Kaya hindi nila pwedeng magoyo, hindi nila pwedeng sabihin at ma-influence yan. Okay na yan, according to this. But King James will also look at those things particularly. Just think about that po mga kapatid. Amen. Understanding this, mabless ka lalo na kung gaano iningatan ng Panginoon ng ating libro, no wonder it could survive for 400 years. Mga kapatid, none of these English Bible have survived that long. They are somehow replaced and been purified. But the King James Authorized Version have never been replaced.
There have no revision on this, but editions only, but no revision. Walang authorized version 2. Walang yung New King James Bible, hindi po yun authorized version. Ayusin lang natin, oh, hindi po yun authorized version. Dapat malinaw po yun po, mga kapatid. Now, look at number 10. If any company upon the review of the book so sent, doubt or differ upon any place. So kung pinadala, tapos may doubt sila, or refer from any place po, mga kapatid, to send them word thereof. Note the place. So for example, pinapadala na yon, ipinapacheck kita, pinapa-edit kita. So note the place. Without send the reason bakit it should be translated this way. I-note mo yun saang lugar and why it should be translated this way and not this way, or written it this way. Amen. To which they consent not, then the difference to be compounded at the general meeting, which is to be the chief person of each company at the end of the work. For example, ang nagiging problema ay nasa Book of Romans. Si Book of Romans under kay Westminster Company. So they will meet with the Westminster Company alongside with the rest of the translator. Pero ang magli-lead po sa committee po na ito ay itong president ng Westminster Company po, mga kapatid. Doon, sino yung scholar na nakakita, naka-point out that this should be translated this way? At nangyayari po ito po, mga kapatid. There was one professor and scholar in England who brought po, mga kapatid, something, a question on a specific word po, mga kapatid, sa Bible, sa English translation po. And he said the following reason. Sabi niya, I gave you 3 reasons why, okay, it should be translated this way. Yun po ang kanya pong appeal. Pero nung pumunta na sa council po, mga kapatid, the answer of the committee was this. And we will give you also 15 reasons why it should be translated that way. You see that? That's a very healthy discussion. Napaka-open. When was the time that NIV was passed on to churches? The ASV, the revised version, and all of that passed on to all churches and all learned men in the world, all those who knows the Bible, and so that they will criticize it and critic and all of that. None. Zero. Minamadali po nila kasi pera ang printing. Tapos sabihin na, daanin na lang natin sa advertising, daanin na lang natin sa cover. Kaya ganun. Kaya evidently, i-expose ng King James Bible kung ano ang problema nila po, mga kapatid. Amen. So, number 11, when any place of special obscurity is doubted of, letters to be directed by authority to send to any learned man in the land for his judgment of such a place. So, kung may doubt, mga kapatid, so, ito, may doubt sila. Even yung mga translator, hindi kami sure dito. Hindi po sila mga self-claim. Ipapasa sa lahat ng learned men sa England and ask them, what do you think? What would be the best translation of this word? And this is told in the Greek or Hebrew or in Latin. What do you think is the best rendering in our language? Wow. Then, antayin nila yon. Pag meron na, they will agree upon it. Number 12, letters to be sent from every bishop to the rest of his clergy, admonishing them of this translation in hand, and to move and charge as many skillful in the tongues, and having taken pains in that kind, to send his particular observation to the company, either Westminster, Cambridge, or Oxford. So ang gagawin nila po, mga kapatid, ipapadala din nila sa lahat ng mga churches at i-charge nila lahat ng mga pastors doon, and let your people also read this and contribute, because these are not just for learned men and known men professors, but these are also for common men. And ask them what's their view about it. Nakita niyo po yung chance? Did it happen to any of the modern translation? No, not even happened to even our vernacular Bibles. Nag-galing daw sa King James Bible. Tapos hindi naman pinasa sa mga churches, pinublish na lang. Magulat ka na lang, may presyo na. Kaya, at the end, no wonder, maraming mistakes.
No wonder maraming. Bakit? Sila-sila lang eh. Ako-ako lang nila yung project eh. But not with our King James Bible. Amen. Number 14. 15 rules lang to. Number 13 pala. The directors in each company, they are to be the deans of Westminster and Chester for that place, and the king's professors in the Hebrew or Greek in either university. So they have to be, the directors in each company has to be what? Mga kapatid, the king's professors in Greek and Hebrew. Hindi ka pwedeng magiging director sa each of that company kung hindi ka, ano po sa hari? Ah, katindi. Katindi. Advisor? Number 14, this translation to be used when they agreed better with the text than the bishops. The bishops, the Tyndales, mga kapatid, Matthew's Bible, the Coverdale's Bible, the Geneva Bible. So lahat. So kailangan nilang i-compare din diligently. Diyan po mga kapatid, lahat ng iyon sa kanyang predecessors. Ganyan po ang Bible. That's why pareha sila ng linya. Hindi pwedeng magkahiwalay. That's how the stream of our pure English Bible. Number 15 and the last, beside the said directors before mentioned, 3 or 4 of the most ancient and grave divines, okay, in either of the universities not employed in translating, to be assigned by the vice chancellor upon conference with the rest of the heads to be overseers of the translators as well as Hebrew as Greek, okay, and for better observation of the fourth rule above specified. So to observe the fourth rule po mga kapatid, that there are signification dito po na titingnan ko ano sinasabi na ng mga fathers. So merong mga oversight din sila na hindi part ng translation committee, but rather their goal is just the oversight. And these are mga kapatid, 3 or 4 of those most ancient ano po mga kapatid, that are professors, mga matatanda na mga scholar from university to become vice chancellor ng mga oversight lang, yun ang trabaho nila. Ganun po mga kapatid ang pagka-translate ng King James Bible. So that is to say, the labor of translation and revision being done, 2 members of each of 3 companies were chosen to pass the final revision for the press in London. Bago makaabot yan sa printing press, ay talagang there are already 2 of these po mga kapatid, another check and balances bago makapasa. So, to make the long story short mga kapatid, it was a 7 years of work. And it was Robert Barker. Okay, Robert Barker was the printer that produced the first edition of 1611. Amen. It was Robert Barker who first, he was the printer. Okay. So, lahat po na yun po mga kapatid. The King James Bible was in large folio volume that was in appearance of both external and internal very much like of the Bishop's Bible. The type, the chapter, the verse divisions, the charts, the tables, the running tables, the chapter summaries were very similar as well. So the dedication and the preface to the work was learned and explained the purpose of translation. And it reviewed the controversy with the Roman Catholic Church regarding the desirability of the English Bible. Now, it's a disgrace today, mga kapatid, that publishers of modern times, even sa ating King James Bible, have removed the preface, have omitted the preface or the dedicatory epistles to the readers or to the king from many, many of our King James Bible. Hindi natin nilalam po mga kapatid. So, kung titingnan mo sa inyong Bible, makikita ka po din dalawa po. Una, translators to King James. And what you can see also, translator to the readers. Dito po in-explain ng mga translators kung anong ginagawa nila sa kanilang translation at bakit at kung paano po mga kapatid. Sayang, hindi na natutunan ng marami po mga tao on how they did it, the transparency and all of that po mga kapatid.
And the original, ito po yung tinanggal, the original title of the King James Bible is read this way po, mga kapatid. The Holy Bible containing the Old Testament and New, and the New, newly translated out of the original tongues and with the former translations, diligently compared. Ano yung former translation? Diligently compared and revised by His Majesty's special commandment. And appointed, look at, appointed to be read in churches. Parang si Apostle Paul, di ba? This epistle must be read to all the churches. Pero this, that's why it's called the authorized version. Because this is appointed to be read in churches in England. So when we consider that the Bishop's Bible was slightly revised, the Tyndale's translation, we can appreciate better his this far-reaching contribution to the history of our English Bible po, mga kapatid. So, the King James translator had the Greek New Testament. Ito yung kay Erasmus. Babalik ulit kay Erasmus. Kay Stephanus, which is the source of or the manuscript based by Tyndale po, mga kapatid, sa kanyang translation. Kaya kasama dun sa atin, sa main behind the English Bible, si Erasmus po, mga kapatid. And lahat ng ito. So, one quality that exists with the King James Bible is that the consistency of translation and the particular use of words throughout the Bible. I'm telling you, very few lang ang vocabulary. Kung gagamit siya ng one word, tuloy-tuloy po yun. Hindi paulit-ulit at iba-ibang term. Yung uniformity po, mga kapatid. So it is true that the title page po, mga kapatid, is appointed to be read in churches. And this translation was prepared under the direct order of the king himself and his appointees. But makikita po natin, wala kang makikitang ganun. Amen. Wala kang makikitang ganun. So a translation, it was he said that a translation be made. When he said it in a Hampton Court in 1604, he said that a translation be made of the whole Bible and only to be used in all churches of England. Amen. To be used in all churches of England. Yun lang ang nasa mind ng hari. But they never knew. They died. But now, it was read and loved by the whole world. By Christians throughout the whole world. Amen. It was translated to many, many languages. And it reaches even sa atin pong panahon po, mga kapatid. Nandito, nakaabot sa atin. I just jump, mga kapatid, dahil ano po, meron pong time na. But what I'm saying is, the King James Bible became the vital part of the English-speaking world. Whether socially, whether morally, religiously, politically. It this literally say that's the book that changed the world, mga kapatid. So how thankful we should be, mga kapatid, for this trail that threads the history of our faith. And those men who gave all their love to Christ, gave all their love to His church, even unto death. Gave all their love to the Word of God, even unto their death. They never waver. Just consider Tyndale. Just consider si John Rogers and all those who were burned at stake for us to have the Bible in our hand and in our language and in a language where we can understand. Should we not take it in hand po, mga kapatid, to hide it in our hearts, read it, that we might live unto God and be faithful to this book and obey this? Should it not be that would lead us to praise Him who raised a great company, amen, throughout history, amen, through the next generations of believers, generation after generation, and to our generation and also to the next generation. Amen. Thank God for that, mga kapatid. Remember the verse? The Lord gave the word, and great is the company, amen, that published it.
And I praise God, mga kapatid, na meron tayo. So I have to jump some of these things, but I have to review ang iba po, mga kapatid, next week. So Lord willing, we'll be talking again on the biography and the life of King James the First. Then that would also prepare us on the life of the translators and the qualification of our King James translators. So as of now po, mga kapatid, that's all sa ngayon. But I hope you understand the connection from Tyndale all the way to the authorized version of 1611. That's from 1525 to 1611. Woo! What a course, what a chart na kung saan ang ating Bible was there. And those translator never even dreamed that the book na kanilang, hindi nila alam nga eh. I don't think na alam ng mga translator na yon na ang English language would become not only an international language, but would become a language na gagamitin ng Panginoon. Amen. Na para maging universal language, para ma-reach out. I don't think they understood that. I don't think they have dreamed that. But their desire was just for their people. But the Lord picked up their work. Amen. And spread it to all the world. And hence, we have it. And hallelujah, we have it. And praise God po, mga kapatid. Praise the Lord. So let's just put that in right realization. Amen. That God has given us a perfect book, blessed by the hand of God, using this holy people of Him, po, mga kapatid, just to have a Bible in our hand. Amen, amen. So that's it. And thank you, brethren. Glory sa Panginoon. Let's pray. Thank you, Panginoon, sa King James Bible. Salamat po sa inyong pag-iisip or pag-care po sa amin, Lord, na hindi nyo kami iniwan na comfortless. Pero meron po kayong salita na preserve, na nakaabot pa sa amin, at ginamit nyo ang mga faithful men of God na ito. And salamat, Panginoon. Nakita namin yung kamay, nakita namin on how you work. And sana ma-magnify po namin ikaw patuloy, and also we help us to magnify your word, just like the way you magnify your word above all thy name. And thank you, Panginoon, for this blessed morning that we have of learning, and sana those little histories that we learn, Lord, would help and would touch our Christian life and would inspire us, Panginoon, to do more for you and to serve you more, Lord, and to be used by you in this life. And bless the people, the brethren who are listening right now, dito sa Zoom, dito sa FB Live, and we give you all the glory in all these things. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. So that's it, brethren. Thank you very much. Thank you for staying, following, and God bless everyone. Amen. God bless. Thank you, Brother Joma, for hosting, and glory to God. Thank you po, Evangelist.